Penny, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, ituro ko sa inyo or share ko sa inyo kung paano magpalit ng pangalan ng Wi-Fi at magpalit ng Wi-Fi password. So without further ado, let's get started. Intro, pasok! So, paalala nga pala, halimbawa nakakonect na kayo sa Wi-Fi nyo. Ngayon, gusto nyo siyang palitan ng pangalan. At ang password nyo, gusto nyo palitan. Kapag nakakonect kayo, for sure, after nyo mapalitan to, madi-disconnect kayo. Kaya kailangan nyo ulit, kumonect sa inyong Wi-Fi. Kailangan tandaanin nyo kung ano yung Wi-Fi password. Kaya siguraduhin nyo ito at tandaan para magamit nyo. So, ayun. Panoorin nyo yung video na to para masundan nyo kung paano gawin. Punta kayo sa browser nyo. Kahit anong browser pwede. Mapa, Chrome, Edge, o ano pa man yan, pwede i-search doon. I-type ang https://192.168.1.1 yan lamang ang itatype sa search bar, para di mapunta sa ibang site gaya nito. I-click mabuti ang spelling ng link, at walang ibang i-click na link, so eto na yun, i-click ang advanced, tapos itong kulay blue na continue, tapos dito na tayo sa PLDT. Isulat natin ang admin sa may account at 1234 naman sa password, tapos i-click ang login. Kapag mali ang spelling nito ay di ka makaka-login gaya nito, kailangan tandaan ang spelling, small letter pala lahat ang admin, ahahahaha. So ayan, naka-login din. Ahahaha. Una, palitan natin ang password kung saan tayo nag-login kanina para di ma-hack ang ating Wi-Fi. Ito ang 1234 kanina. Ito ilalagay natin. Tapos isulat natin ang new password natin ito sa gusto natin na password. Hindi pa ito ang Wi-Fi password. Kumuha ng papel at isulat ang password na ipapalit natin, dahil importante ito para makalogin tayo sa PLDT. Kailangan ay may uppercase letter, or big letter, at small letters, ang password at may 12 letters, ang dami at may kasamang number, at special character, gaya ng question mark, exclamation point, asterisk, etc. Nakailang ulit ako gumawa ng password sa kadahilan ng maiksi ang password ko, kaya mahalaga sundin ang sinasabi ko, tapos kapag okay na ang password ay i-click ang update. Nakailang subok din ako sa paggawa ng password dito, ang hirap makaisip ng password na tatanggapin ng PLDT. Bago kayo mag-change password ay gumawa na kayo ng password na mahaba ang spelling na may number, special character at may big letter. Mahalaga din na may papel at ballpen na kayo para pag ni-reject ay matatandaan nyo ang mga password na ginawa nyo. Kung takot kayo o duda kayo sa kakayahan nyo ay huwag na lang ninyo palitan, para di kayo magsisi, paalaala lang. Kapag na-update na ninyo at okay na ang password, ay kailangan nyong kumunak sa Wi-Fi nyo, gamit ang bago nyong Wi-Fi password, iba ang password, sa paglo-login sa PLDT, at Wi-Fi password, para makakonect sa Wi-Fi. Kung sakaling nawalan ng signal ang Wi-Fi nyo dahil nag-update ito, ay i-off nyo muna at bukasan ulit para ma-refresh, tapos saka mag-connect sa Wi-Fi.
Punta lang sa browser at i-type ang https://192.168.1.1. Pwede na ulit kayong mag-login, tapos gamit ang password na pinalitan nyo sa pag-login, at mapupunta kayo sa updated PLDT. Makikita nyo lahat ng info sa Wi-Fi nyo, para mapalitan ang pangalan ng Wi-Fi nyo click nyo ang Willen tapos hanapin ang SSID name, ito ang pangalan ng inyong Wi-Fi, papalitan natin para di mahirap tandaan kasi mahaba nagpangalan ng PLDT, ilagay ang nais na pangalan ng inyong pangalan, tapos palitan nyo ng 5G yung 2G, para lumakas ang inyong Wi-Fi, so ganun lamang basta pinanood at pinakinggan mabuti ay makakasunod kayo. Pag okay na lahat at napalitan na ay i-click lamang ang apply para masave ang lahat ng ginawang pagbabago. Dahil pinalitan ang pangalan ay mawawala ulit ang pagkakonek sa Wi-Fi at kailangan ilagay ulit ang password para makakonek. So ayan, uulitin ko, kung kayo'y PLDT, punta kayo sa browser kahit ano, Chrome, Edge, kung ano man gamit nyong browser, ilagay nyo doon yung https://192.168.1.1 So ayun, search nyo tapos mapupunta kayo dun sa site ng PLDT. Then makikita nyo yung status tapos WLAN yan. Dun nyo papalitan yung SSD name. Yun yung pangalan ng inyong Wi-Fi, tapos yung password, meron siyang enter new password at saka re-enter new password. Ang importante doon, sundan nyo lang yung instruction, tapos isulat nyo sa papel para hindi kayo magkamali kapag itatype nyo na. So ayan, sana may napulot kayong tips. At nasundan nyo ito ng mabuti. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!